Ang Banua at Ibahay. Ang bayan ng Ibahay ay matatagpuan dito sa gitnang Bisaya, ika-anim na rehiyon. Ayon sa datos, ang bayan ng Ibahay ay may 310 ang mga naninirahan sa bawat kilometro kwadrado ay 800 kwadradong milya. Ayon sa Philippine Statistic Authority, ang census noong 2015, ang bayan ng Ibahay ay may populasyon na 46,564. Ang mga barangay ng bayan ng Ibahay ay nabahagi sa 35 barangay. Pero alam nyo ba, mga kaibigan, ang kasaysayan ukol dito? Kung bakit naging Ibahay ang Ibahay? Noong panahon ng mga Kastila ay may ganitong pangyayari. Ang mga makasaliling barangays na nakatagpo ng mga Espanyol sa Cebu ay halos hindi makapagbigay sa kanila ng sapat ng pagkain para sa kanilang mga pangangailangan. Kailangang ilipat ni Miguel Lopez de Legazpi ang kanyang kampo na naglalakbay mula sa Cebu patungong Panay Island noong 1569. Nais na galugarin ang isla para sa pagkain at pampalasa, inutusan ni Legazpi ang ilan sa kanyang mga tauhan na lumipat pa sa isla hanggang sa maubusan sila ng tinapay upang makakain. Pagod at gutom, inihingi ng mga Espanyol ang isang makakain mula sa mga katutubo. Laking gulat nila, binigyan sila ng isang lalagyan ng puno ng brown rice. Nang tanungin ng mga Espanyol ang mga katutubo kung anong uri ng bigas na ibinigay nila, matapang silang sumagot, bahay. Ibig sabihin, isang ikatlong klase ng bigas. Bilang pagkilala sa kagandahang loob ng mga katutubo, pinangalanan nila ang lugar na Panay Way Bahay. Ang lugar sa Panay kung saan naroon at ang mga Espanyol ay binigyan ng bahay na bigas, ang salitang Ibahay ay orihinal na isinulat kasama ang kapital na Titikway. Ito ay lamang noong 1902 nang isang guro sa pangangasiwa ng Amerika ay gumawa ng pagbabago ng Way Ibahay sa Ibahay dahil sa kagustuhan sa alpabetong Ingles at ang mga panghihirap ng mga Amerikano sa pagbaybay ng salita. Ang unang pwesto ng pamahalaan ng mga otoridad ng Espanya ay sa Bubukon, Barangay Naili noong 17th siglo. Ang sistema ng pamahalaan ay tinatag ng mga Kastila ay ang encomienda. Pinamamalaan nila ang mga katutubo sa pamamagitan ng kontrol mula sa isang royal na binigay mula sa King of Spain. Hari ng Espanya ay nagtalaga ng isang encomendero bilang tagapangasiwa, gobernadorcillo, cabeza mayores at cabezas de barangay bilang mga subordinates. Sa unang bahagi ng paghahari ng Kastila, ang barangay ay ginawang pangunahing istruktura ng pamahalaan sa Ibahay. Ang tagapangulo ay nakolekta ng mga tribo mula sa kanyang sinasakupan, mga tao, at ibinalik ang mga koleksyon sa encomenderos ng maglaon. Gayunpaman, ang pamahalaan ng barangay ay muling isa sa ayos muli sa sakop.
Sa bawat isa ay dapat na pumili ng isang Governor Dorcillo. Ang Governor Dorcillo ay nahalal sa pamamagitan ng mga boto ng mga napiling kasal na mga nakatutubong katutubo na tinatawag na principales. Ang kandidato ay dapat inirekomenda at tinirang ng komunidad o ng encomendero. Ngunit sa mga mata ng mga katutubo, ang pinuno ng nayon ay isang pinuno ng administratibo lamang, hindi siya isang ganap na pamumuno tulad ng mga Espanyol na ipinataw. Nawala sa pamamagitan ng mapagsamantalang kalikasan ng sistema ng gobyerno at ng kanilang hindi pagpayag na tanggapin ang soberanya ng Espanya, tumakas sina ng komunidad. Kapangulong hango, sandok at kabatak sa malawak ng mga bundok ng Panay. Ang isang tradisyonal na katawan ng mga kaugalian at pamamaraan ay limitado ang saklaw ng kanyang otoridad. Bagaman ang kanyang posisyon ay naging namamana, ito ay orihinal na nakamit ng isang eksibisyon ng higit na katapangan at lakas. Ang mga katangian ay nakapakipakinabang para sa kaligtasan. Ganun pa man, ipinagpatuloy ng mga Espanyol ang kanilang kolonisasyon. Ang mga katutubo ay walang magawa kundi tanggapin ang dikta ng mga Kastila upang mabuhay at magpatuloy sa kanilang buhay. Ang kauna-unahang katutubong nagtatagal ng tanggapan ng publiko sa sitio Bubukol bilang Governor Dorcillo ay si Don Francisco Dalisay na nahalal ng mga punong guro noong 1673. Gayunpaman, ang mga pirata ng Muslim at mga bandido mula sa Mindanao ay madalas na nakasisira sa bayan. Sa makatwid noong 1786, inilipat ni Governor Dorcillo Juan Sabino ang pwesto ng pamamalaan sa sitio Manganho, isang malawak na lupahin sa pagitan ng ngayon ng Barangay Naili at Barangay San Jose. Gayunpaman, ang bagong site hindi napatunayan na ligtas mula sa patuloy na pagbilas na elemento. Bukod dito, hindi ito isang perpekto lugar para sa mga katutubo dahil malayo ito sa mga bukid na kanilang nililinang. Dahil dito, sa pangalawang pagkakataon, noong 1792, inilipat ni Gobernador Jose Garcia ang pwesto ng pamamalaan sa sitio Anjango. Jose Flores ang pwesto ng pamahalaan sa Calasoc. Bahagi ngayon ng barangay Laguimbanua, gayunpaman, natili lamang ito doon sa loob ng 11 taon. Inilipat muli na ni Kapitan Jose Flores ang pwesto ng pamahalaan sa Calasoc, kasalukuyang lokasyon nito. Sa pamamagitan ng utos na inilabas ng gobernador ng Philippine Island, ang mga bantay ay pinatibay sa mga baybayin upang magbigay ng babala sa huling bahagi ng 19th na siglo. Ang Tagalog Insurrectos sa pamumuno ni General Ananias Jokno ay natalo at pinalayas ang mga Kastila na nagtatago sa likuran ng rotres ng Catholic Convent sa poblasyon. Ang wat-awat ng Pilipinas ay isinakay sa bayan sa unang pagkakataon. Pero alam niyo ba, mga kaibigan, ang magagandang lugar na pwedeng puntahan dito? Ang mangrove sa barangay na Isod Ibahay.